piging na handog niya sa ating. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay ina ko niya at hinirang kawang iniingatan ating nakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyong mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutiang iyong iniandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mula kay Pablo, Apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid natin si Timoteo. Sa mga taga-Kolosas, na hirinang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumain niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Laga kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama nating Panginoong Hesukristo. Tuwing ipinanalangin namin kayo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig niyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang makamtan niyo ang mga inahanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito na ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita, ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlimutan at nagdadala ng pagpapala tulad na nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandaang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Prapas, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalalaman tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Kahoy na olibo sa tabi ng templo, ang aking katulad, nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig na lumikha. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipahayag ko kasama ng madla. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao. At nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Minabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus
Nazareno. Narinig natin ang unang himala ng pagpapagaling ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Lucas. Alam natin sa tradisyon, si San Lucas, bukod sa pagiging isang ebanghelista o manunulat ng Ebanghelyo, ay isa rin manggagamot. Ngunit may nais bigyang pansin si San Lucas sa pagkukwento niya ng pagpapagaling ni Jesus Nazareno. At ang salitang nais kong pagnilaya natin ay integrasyon, pagbubuo, pagsasama. Hindi lang nagpagaling si Jesus para gumaling ang isang tao. Kaya nga't kung tayo ay dudulog sa Kanya at hihingi ng biyaya ng pagpapagaling, o may pinagdarasal tayo ngayong taong gumaling, lalo na sa karamdaman, tandaan natin na may mas malalim na pakay si Jesus sa pagpapagaling. Integrasyon, pagbubuo, pagsasama-sama. Ang unang ginawa ni Jesus sa Ebanghelyo, pinagaling niya ang biyana ni Simon Pedro. Namintuho sa kanya si Simon at ang mga tao. Kung matatandaan ninyo, buong araw maraming ginawa si Jesus sa sinagoga. Nangaral, nagpalayas ng demonyo, nakipag-usap sa mga tao, gumawa rin ng mga himala. Pagod na si Jesus pag-uwi sa bahay. Ngunit humiling si Pedro pagalingin ng kanyang biyana at ang mga tao. Siguro kung tayo yun, sabihin natin, di ba iba sa atin, pag bumabalik na galing trabaho, pagdating sa bahay, sasabihin, tantanan nyo na muna ako, pagod na ako buong araw. Iwanan nyo muna ako, o hayaan nyo muna ako magpahinga. Pero kaiba si Jesus, nang may nakiusap, pinagaling niya yung biyanan ni Simon Pedro. Ngunit napansin natin nang gumaling din yung biyanan ni Simon Pedro, sabi sa Ebanghelyo, tumindig agad at naglingkod sa kanila. Hindi siya yung gumaling at paggaling, nagpakasaya. Gumaling, nag-enjoy. Ang pagpapagaling, idinugtong siya sa paglilingkod. Ito yung sinasabi kong integrasyon sa himala ni Jesus. Kaya siya pinagaling ni Jesus para lalo niyang matupad ang kanyang misyon. Para lalo siyang makapaglingkod. Di lang minsan nakakalungkot, mga kapatid, nakakatagpo ko ng may sakit. Nung may sakit, doon mas madalas magsimba. Nung may sakit, doon madalas gumawa ng mabuti kasi nga namimintuho na pagalingin sila. Pero pagkatapos ng gumaling, nakalimutan na ang lahat. Balik na sa dati. Nagpakasaya na lang uli. Nakalimutan na yung mga panata at pangako. Nakalimutan na ang Diyos. Paalala sa atin, hindi lang tayo pinapagaling para sa sarili natin. Kung meron mang biyayang ibinibigay sa atin si Jesus, ito'y para makaugnay tayo lalo sa ating kapwa sa paglilingkod. Pagdasal natin ngayon ang mga kailangan ng lunas, pero sana sa pagpapagaling sa kanila, lalo din silang magpakabuti at magmalasakit at tumulong sa kanilang kapwa sapagkat yun ang tugatog ng himala ni Jesus. Sa ikalawang pagkakataon, hindi ko alam kung napansin ninyo, sabi ni San Lucas, paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman,
ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Hindi nyo napansin ba, paglubog pa ng araw, saka dinala kay Jesus? Sapagkat araw no ng Sabat, kaya nga galing sa sinagoga si Jesus, araw ng pangilin at pagsamba ng mga Hudyo. Kaya nga yung mga may sakit, hindi sila pwedeng lumabas ng bahay hanggat hindi lumulubog ang araw. Hindi dahil mahina sila at may sakit, kundi dahil bawal sila sapagkat sila'y tinuturing na marumi, tinuturing na mga makasalanan, tinuturing na may atraso sa Diyos. Kasi nga ang isip nila, kaya kami sakit. Siguro may kasalanan kang ginawa. Diba, minsan hanggang ngayon, ganun pa rin yung pag-iisip natin. Kaya siguro ako nagkakaganito, pinaparusahan ako ng Diyos. Kaya nga yung mga may sakit nun, hindi pwedeng lumabas hanggat di lumulubog ang araw, hanggat hindi tapos ang araw. Ibig sabihin, ito mga may sakit, etcha puera, nasa laylayan ng lipunan. Sila'y parang nakatiwalag sa sambayanan. Kaya nga't nung sila'y pinagaling ni Jesus Nazareno, sila rin ay pinapanimbalik sa sambayanan. Sila'y idinudugtong muli sa kanilang kapwa. Hindi lang sila pinapagaling para sa sarili nila, sila rin ay iniuugnay uli sa kanilang kapwa. Kaya napansin ninyo, ang mga himala ni Jesus, hindi para sa sarili lamang. Iniuugnay tayo, integrasyon, pagbubuo, idinudugtong tayo. Kaya nga itong mga taong akala ng iba'y tiwalag, hiwalay, iniwan, inalis, sila ngayon ibinabalik muli ni Jesus sa sambayanan. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, ito yung ipagdasal din natin na mas lalo nating mapagtanto ang mga biyaya at himala na nais ipagkaloob sa atin ni Jesus Nazareno. Hindi niya tayo bibigyan para sa sarili lamang. Kaya sana huwag natin solohin yung biyayang ibibigay niya. Pagagalingin tayo, palalakasin tayo, bibigyan tayo ng dagdag sa kabuhayan natin, paangatin ang buhay natin. Sana po maalala natin lagi ang kaganapan ng biyaya at lalong matutuwa si Jesus Nazareno kung ang ipinagkakaloob niya sa atin magdudugtong lalo sa atin, sa ating kapwa. Magpapalago sa atin sa paglilingkod at kabanalan. Tutulong sa atin para lalong mabuo at nagkakaisa ang bawat isa sa atin. Nakakalungkot kung sa'yo lang mapunta at sa'yo lang matapos ang biyaya at himala ni Jesus Nazareno. Sapagkat tayong lahat, lalo niyang pagpapalain, lalo niyang babasbasan kung tayo ay daan sa integrasyon, sa pagbubuo, pag-uugnay, at pagsasama-sama ng buong sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit o sinasapian ng demonyo, dalin natin sa ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taong puspos ng paghihirap, pagkalumbay at nangangailangan
na magpagaling, magpapagaling sa napagmamahal. Ang ating tugon, banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang simbahan naway mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang ebanghelyo sa mga lalaki at babae sa ating panahon, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang nagugutom na daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungan, pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway busugin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa sa pag-aalala at pagkabahala, naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa dahil sa pagkakasakit at may mabigat na pasanin sa buhay, naway makita ang higit na kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok na kanilang hinaharap, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga yumao at nagdadalamhati, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Idulog pa natin sa Diyos ang iba pa nating mga kahilingan. Makapangyarihang Ama, bantayan mo ang iyong pamilya, iligtas at arugain kami sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak
upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa sa kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, ipagdasal natin na tayo'y maging daluyan ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong manalangin sa itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang tagapagpagaling at tagapagligtas. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paglalakbay sa bundok ng buhay, sa ligaya at akain mo.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na September 7, Huwebes sa ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakiusapan lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at tumutulong sa simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong sa pagpapagawa, paglilinis ng ating simbahan, at sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Hindi naghihimala si Jesus Nazareno para sa sarili lamang natin. Ang biyaya niya ay naguugnay sa ating misyon, sa ating kapwa, at higit sa lahat, sa kalooban ng Diyos. Maghimala nawang tunay sa atin si Jesus Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareth.